Hello guys, welcome to my YouTube channel, Mars Vlog. Guys, ngayon na video na to ay i-share ko sa inyo kung paano ako gagawa ng mango float. Pero bago po natin umpisan yan guys, please subscribe my YouTube channel, Mars Vlog, and please click na rin ang notification bell para updated kayo sa aking next video. Kaya keep watching guys! Yan guys, ito yung mga ingredients ng aking gagawin na mango float. Meron akong dalawang angel creme dilsada, green hams na powder. Yan, may tatlo ako. Tatlong pack. Yan. Tapos, may biscuits na green hams din. Ayan, tatlo rin siya. Tapos, ito naman, panghabol ko na lang. Baka kasi kukulangin, guys. At ito naman yung mangga. Ito naman yung mamaya, slice ko. I-slice ko yan siya ng maliliit. Ayan, guys. At ito naman ang aking mga lagayan. Ayan. Meron pa dito. Ayan guys. Simple lang ang green hams guys. Kukunti lang yung mga ingredients na kakailangan na natin. Kaya umpisahan ko nang i-slice ang mga mangga. Yan na guys, so umpisahan ko sa pag-slice ng mangga. Yan guys, atin mo ng slice. Mukhang mapurol ang aking kutsilyo. Yan. Sobrang hinog na siya. Sobrang ano ba? Luto na. Hinog kasi sa Bisaya guys. Ano ba yan sa Tagalog? Diba yan? Hindi na ako marunong mag-Tagalog. Kasi pasensyahan na ako guys. Yan. Ayan. Atin siyang kakayurin dito guys. Yan. Para maliit ang result. Ayan. Sobrang sarap kaya nitong mango float guys. Kaya lagi akong gumagawa ng ganito. Kasi masarap siya pang merienda. Pang himagas guys. Ayan. Yan guys, meron na tayong mangga na kinukudkod ko. Nilititan ko siya. Yan, marami na. Kaya, umpisahan na natin siyang ilagay dito sa lagayan guys. Yan, lagyan muna natin ng creme dinsada. Depende yan sa iyo guys kung paano lang ba lagyan. Yan. Tapos lagyan ng creme dinsada ulit. Tapos lagyan na natin ng mangga. Ayan. Dagdag pampasarap. Ayan guys, yung mangga pa lang sobrang masarap to kasi ang tamis-tamis ng manggang ito guys. Tsaka mura lang din ang kilo ng mangga dito sa amin guys sa Negros. 60 pesos lang guys ang kilo nito dito sa amin. Ayan. Ayan, lagyan ulit natin ng cream dinsada. At lagyan na natin ng powder, green hams powder. Yan. Atin siyang aayusin guys para pantay siya.
Yan. Sudang para dagdagan natin. At lagyan ulit natin ng cream din sada. Huwag masyado guys ng cream din sada kasi para hindi na siya masyadong matamis. Yan, kasi sobrang tamis pa, dinamihan natin paglagay ng cream din sada. Yan, lagyan ulit. Tapos, lagyan ulit natin ng mangga. Yan. Yan guys. Dinamihan lang natin ang mangga guys. Marami naman tayong mangga eh. Dagdagan natin kasi hindi pa siya pantay. Ayan. Nalagyan natin ulit ng cream din sada. Pwedeng lagyan pa natin siya ulit ng biscuits guys. Pwede rin hindi na. Ayan, ganyan na siya guys. Oh. Ayan, ganda. Ayan. Tatakpan natin. Ready na siya para ilagay natin sa refrigerator. Ayan, dito naman na natin ilagay. Pinatin. Ayan. Yan guys, naubusan ako ng lagayan na maliliit kaya dito ko na lang ilalagay yung natitira. Yan, tingnan natin guys. Ayan, lagyan natin muna ng cream din sada. Mangga. Ayan. Itong Graham's guys is paulit-ulit lang talaga yung ano niya. Paulit-ulit lang talaga yung gagawin natin sa kanya. Pagkatapos na maglagay ng mangga, cream din sada ulit. Pagkatapos ng cream din sada, powder na naman ulit. Ayan. Paulit-ulit lang siya guys. Kaya napakasimple lang talaga siya gagawin. Kaya madali, madali lang talaga ang Graham's. Hindi siya... hindi siya talaga ano mahirap gawin. Yan. Dagdagan natin ng powder. Yan. Ay, ubos na tong isa guys. Ito na lang. Ito na lang. Pero guys, kailangan pag bago nyo gamitin ang cream din sada, kailangan shake-shake nyo muna kasi ano eh, para magkahalo-halo talaga sila. Kasi minsan pag hindi mo siya hinalo-halo, hindi magkapantay yung ano, tamis. Yan. Tapos lagyan natin ulit ng biscuits. Mahiga naman ang pagkalagay natin guys kasi ano eh malaki ang lagayan. Yan. Tapos ang gilid lagyan na lang natin din
para ano, pantay talaga siya. Ayan. Ayan, lagyan ulit natin ng creme dinsada. Mango ulit. Ayan. Naubos ko talaga yung mangga guys sa pag-slice. Kasi ano eh, dinadami-damihan ko paglagay ng mangga. Para ano siya guys, malasa. Ayan, cream dinsada ulit. Ayan. Ating papantayin. Ayan, wala na. Dalawang powder na naubos ko guys. Yan. Cream din sa ulit. Mingga ulit. Ulit-ulit lang talaga guys, no? Ayan. Lagyan ulit ang biscuits. Ayan. Pwede rin ulit ito eh. Ayan. Pwede. Dinsada ulit. Mango ulit. Sa mga ano, sa mga expert ko talaga gumawa nito, comment lang po kayo dyan sa baba kung ano ba ang kulang sa ginawa ko. Kasi sa totoo lang guys, hindi talaga ako expert dito eh. Kumbaga, experience ko lang. Nakikita ko lang sa mga kaibigan ko kung paano ba gumawa ng ganito. Kaya, yan. Nag-try din ako guys. Pero lagi-lagi naman akong gumagawa nito guys. Ganito lang talaga ang, ano, ganito lang ang pamamaraan ko sa paggawa ng Mango Flow. Yan. Powder ulit. Atin buksan ang isa kasi ubos na yung dalawa. Ito na yung last. Ayan. Atin papantayin ulit. Ayan, paulit-ulit lang. Ayan, creme din sara ulit. Ayan na guys, tapos ko na siyang ginawa dito sa malaking lagayan. Yan, nakagawa ako nito, dito guys ng isang ganito at saka lima sa maliliit. Yan, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Yan guys, nakagawa tayo ng limang maliliit at isang malaking lagayan. Wow. Yan guys. Ayan na guys ang aking nagawa at ready na siyang ilagay sa refrigerator. Kaya ayan. Thank you for watching guys.
Please subscribe my YouTube channel, guys. Please, please, Mars Vlog. Huwag niyo kalilimutan na mag-like, tas subscribe na rin. Maraming salamat po sa inyong lahat. See you my next video. Bye-bye.